Ano ba ang nangyari kahapon? Parang kinulang tayo sa information dissemination tungkol dyan sa first day ng paniningil sa Skyway. Well, alam mo na, as usual, yung first day natin kasi, Sir Noli, yesterday, Monday, alam mo naman yung volume Monday ng traffic natin pag Monday, nagdagsahan pa rin yung mga sasakyan natin and of course may mga birth pains natin. Particularly lang naman dito sa may Buendia off-ramp natin kahapon kasi many of our motorists actually papunta ng Makati. So medyo may mga kalituhan ng kahit papano sa ating mga motorista because alam mo na, first day. Sa karamihan ng problema, naging problema namin kahapon is actually yung mga motorista natin na may RFID na nga, kaya lang, wala silang load. Ano yung auto-sweep? Auto-sweep po ito. Ang ginagamit nyo dyan, auto-sweep? Auto-sweep. Auto-sweep yung kwan natin dito. Ayan, bakit hindi RFID din? RFID po yun, RFID. Ah, auto-sweep lang. RFID. Pero ano ba pagkakaiba ng easy trip at saka auto-sweep? Yung easy trip, kabayan is actually yung na ginagamit nila sa NLEX. NLEX. So yun ho, yung medyo nagkalituan pa ng kaunti dahil nga, di ba, itong Skyway Stage 3 natin ay almost nakakabit na sa North Luzon Expressway. So pag labas mo sa North Luzon Expressway, pwede ka nang tumuloy sa Skyway Stage 3, no? So marami din yung mga motorista na tumuloy-tuloy na ang dala-dala nila yung easy trip nila and they thought na po pwedeng gamitin dito sa Stage 3. So medyo hindi nila alam na hindi pala pwedeng gamitin kasi wala pa kaming interoperability, no? So dapat i-enroll hindi na alam ng mga motorista auto ship namin. Wala pa, hindi, kailan mangyayari yon? We are in the process of finalizing yung mga protocols namin para maging interoperable na kami. In other words, yung sticker nila sa easy trip, pwede na nilang gamitin dito sa kwan sa mga South kailan Norway. Kaya yon? Hello? Mga kailan? Matagal pa? Medyo sa final ano na kami, kabayan. Yung ano naman, yung sticker namin dito kasi sa Juan, sa South Tollway, pwede nang gamitin sa ano, pwede na nilang gamitin sa NLEX. Nababasa na nila yung sticker namin. Yun lang, dapat i-enroll pa rin yung ano, yung sticker nila, sticker namin, doon sa account ng NLEX. Kaya nga eh. So, another trabaho yun, another abala kung sakasakali. Well, it's a matter of enrolling it lang dun sa account nila para... Mabilis ba? Mabilis naman po yung pag-ano. Ngayon, in the meantime, yung nangyari kahapon, paano maiwasan ngayon? Kahapon, nakita namin nagdagsahan ng mga... Motorista. Sasakyan sa Buendia. Dinagdagan namin yung mga tao namin na kailangan mag-sticker o kaya mag-load. Pero may cash din diyan, di ba? May cash din. Meron din pong cash. Ngayong araw, kabayan, I think naging normal ang flow ng traffic at siguro naging familiar na yung mga motorista natin. On the requirements at yung protocols natin na pinapairal. So, okay. So kung ako ay dadaan ngayon diyan sa Skyway, ano ang kailangan ko? Para malinaw. Kung RFID yung sasakyan. Sasakyan mo, kabayan, na RFID namin yung auto sweep, then wala ko kayong problema. Dire-diretso lang po 'yan eh. Ano bang gumagamit ng auto sweep, yung NLEX o SLEX? Auto sweep po dito sa SLEX. SLEX. Sa Skyway, sa Star Tollway, dito sa SLEX. Ayun. Lahat po dito sa South. Okay. So, bakit papalitan pa natin ng iba? Kung yun ang ginagamit na rin sa... Hindi natin papalitan po yung sticker natin. What we are just saying is actually, kung halimbawa po, may sticker ka na ng South Luzon Expressways, pwede mo nang i-enroll yan sa
kabila sa NLEX at pwede na lang magamit, hindi ka na maglalagay ng panibagong sticker pa. Yun. Pati pagdaan pa dyan sa Skyway, gano'n na rin. Opo. Ayun. Kailan nga yun? Kailan mangyayari? Nasa final stage na kayo kamo? Opo, nasa final stages na po kami with the Toll Regulatory Board who is... In the meantime, anong gagawin ng mga motorista muna para hindi maabala na dumadaan niya? First of all, kailangan yung i-enroll po ninyo yung auto sweep ninyo. Mag-enroll kayo sa auto sweep RFID ng South Tollway, sa Skyway. Saan nyo? Saan ang enrollment? Marami pong... Outlet? Outlet po. Pwede rin po ngayon sa mga... 7-Eleven, pwede ba? Namin. Opo. 7-Eleven? Hindi po. Hindi loading pa. Station lang po yan. Loading station lang po yan yung 7-Eleven. Okay. Pero marami po yung mga nasa website po namin, yung mga kung saan sila po pwede magpakabit ng RFID. Okay. In the meantime po, dito sa Japan, sa Skyway, since bago po itong facility na ito, opo. Meron po silang loading, meron kaming loading at saka stickering dito sa may... Bago pumasok. Toll Plaza, bago pumasok. Mabilis po ba naman? May mga tao ba? Mabilis po. Wala po kaming masyadong hinihinging documents for the time being para mabilis po yung pagkabit. Okay. Ayun, okay. So, inaasahan natin na magiging manonormalize na yan sa mga darating pang araw. I'm sure na po na ma-acquaint na po yung mga motorista natin. And kagaya ngayon po, itong araw na ito, medyo nag-normalize na po yung flow of traffic. Okay. Baka kakaunti na kasi ang dumadaan ngayon dyan. Dahil ano bang nangyari? Pwede bang dahilan na iniwasan din nilang magbayad dahil natataasan sila sa bayad kung araw-araw ka dadaan? Siguro there are some motorists actually na may option sila na magbayad sila o doon sila ho sa walang bayad na rota. Oh. We expect naman po na medyo kung noon po nung libre yung facility natin, uh-oh, maabot na po kami ng halos average namin 100,000 vehicles per day. We expect that it will be a little lower this time dahil may bayad. Okay. Maraming salamat po, Mr. Manny Bunoan. Thank you. Salamat po, sir. Salamat po.